Huwag ka na po mong babae. May CCTV tayo, kaya di ka makakapag-deny. Well, ako, ano, napumasok sa isip niya. Lagi nilang nila ako inaapi. Tingnan naman sila inaano. Matagal kong pinilit yan na magkasundo-sundo lahat. I did my best. Pero kung sa akin pa din yung sisi, sige lang kasi parang wala naman akong pake. Nagsalita ang kilalang personalidad na si Tony Fowler sa naging sagot ng ama ni Tyrone niya na si Tatay Elon nang ani ay paratangan siyang babaero ng anak. Sa latest upload kasi ng reality show ng Toro Family, ay ibinunyag ni Tyrone niya ang di umano'y pagkakalat ni Tatay Elon sa Laguna tuwing nalalasing ito. Mga pahayag ni Tyrone niya, tigilan mo na po ang pagkakalat sa Laguna, panindigan mo naman po si nanay, huwag ka na pong mambabae. May CCTV tay, hindi ka makakapag-deny, hindi po all the time, mapoprotect ka ng mga taong nagmamahal sa'yo. Tigilan mo na po yung ginagawa mo sa akin at sa Toro Family na ginagawa mo din ngayon sa labas. Kapag nakakainom ka po, nagmamaoy ka po, okay na pong ako yung nakakakita, basta wag po yung kapatid ko. Ayoko pong lumalaki silang merong takot, tulong ko na sa'yo to tay, para din sa mga kapatid ko, tsaka kay Nanay Venus. Ginagawa ko po to kasi mahal ko po kayo at ayoko na pong makarinig ng kahit ano. Naaawa na po ako kay nanay. Huwag mo na po siyang bubugin, tay. Ito lang po ang magagawa ko bilang anak mo po na ikorek ka po. Tay, hindi kita sinisira. Inaayos kita. Dahil dito ay kagad na nag-live si Tatay Elon upang ipaliwanag ang kanyang pani at pabulaanan ng ilan sa mga paratang ng mismong anak sa kanya. Ani Tatay Elon, hindi niya raw alam kung bakit hanggang ngayon ay nadadawit pa rin sila sa issue ng Toro Family, gayong nananahimik na raw silang pamilya. Hindi rin ito napigilang sabihin na ang mga issue ng mga ito ang dahilan kung bakit mas pinili nilang umalis ng Toro House at magkaroon ng sariling buhay. Ngunit ngayon ay tila nga raw gusto pang sirain ng mga ito ang pamilya niya dahil sa mga inilalabas na mga pahayag ng mga ito tungkol sa kanya. Ani Tatay Elon, kaya kami umalis eh. Kasi ayaw namin ng ganyan. Gusto namin ng tahimik. Kaso bakit ganyan? Inaano ba namin kayo? Ano ba kasalanan namin sa inyo? Concern kayo? Bakit kayo nasasaktan? Wala naman kayong naririnig sa akin eh. Lagi na lang yung nararamdaman nyo yung iniisip nyo eh. Mag-i-explain kayong lahat sa akin? Pinakikinggan ko naman. Ano ba yun? Bakit naman ganyan? Sinisira nyo pamilya ko. Ano yun? Ikinuwento rin ito ang binanggit ni Tyrone niya tungkol sa nangyari sa Laguna at sinabi niyang nagkaroon sila ng Turk battle doon kasama ang mga kaibigan at boss niya. Lasing na lasing daw sila nung time na yun at hindi na alam ang mga nangyayari. Ngunit aniya, hindi niya ito itinago kay Nanay Venus at ipinakita niya pa umano dito ang video ng buong pangyayari. Kwento pa ni Tatay Elon, November pa umano nangyari yun at ipinaalam niya raw lahat yun kay Nanay Venus. Kaya ipinagtataka niya raw kung bakit inilabas yun ni na Tony sa reality show nila ngayong wala na nga raw sila sa Toro Family. Mga pahayag pa ni Tatay Elon, walang masisirang pamilya dito. Dahil bago ito masira, mamamatay muna ako bago masira pamilya ko. Hindi ko hahayaan yun. Kaya nakakagulat mga pinagsasabi nyo. May pagkakamali din talaga ako. Tao lang ako. Wala namang perpekto dito guys. Mahal ko pamilya ko guys. Mahal ko asawa ko. Sa kabilang dako, nag-live nga rin si Tony sa kanyang social media account, ngunit isang maiksing mensahe lang ang sinabi niya tungkol dito. Ayon sa mga pahayag ni Tony, ako wala kayong narinig sa akin, kasi sa totoo lang ayoko yun eh. Matagal kong pinilit yan na magkasundo-sundo lahat. I did my best, pero kung sa akin pa rin ang sisi, sige lang, kasi parang wala naman akong pake, as in nawalan ako ng pake. Huwag kayong maghabol sa mga taong hindi naman kahabol-habol kasi mapapagod ka din. Si Tyrone niya, siya na yun. Meron siyang right. Ngayon kung Gina G sila kay Tyrone niya, edi magreklamo sila kay Tyrone niya.